Sa video ito ay pag-usapan natin ang geometric series. Ano nga ba ang geometric series? Ayun ay sum ng geometric sequence. Sa pagkuha natin ng sum ng geometric sequence, may ginagamit tayong formula. Ito yon. S sub n is equal to a sub 1 times quantity 1 minus r raised to n all over 1 minus r. So, tara, itry na natin dito. What is the sum of the first 7 terms of the sequence for 8, 16, 32? Kung papansin nyo, itong sequence na ito ay geometric sequence. Kasi, minumultiply natin sila sa iisang number. Yung 4 naging 8, kasi tinimes natin sa 2. Yung 8 naging 16, kasi tinimes natin sa 2. And so on. Ngayon, kukunin daw natin yung sum hanggang sa ikapitong term. Hindi natin alam yung ikapitong term. Tapos, kukunin natin yung sum. Gamitin natin tong formula na to. Ang kailangan lang natin kunin ay yung n, yung a sub 1, at yung common ratio. Yung n ay ilan daw ba ang ipag-a-add natin? 7. So, n is equal to 7. A sub 1 naman ay yung una. Kung makikita nyo dito, ang una ay 4. Tapos, yung r naman, common ratio, ay yung number na paulit-ulit nating minumultiply. Yung 4 naging 8, anong minultiply natin? 2. Paano makuha yun? 8 divided by 4, 2. Kaya naman, 16 divided by 8, 2. Ngayon, nakuha na natin tong tatlong ito. Isasub na lang natin sa formula. S sub 7. Yung n, palitan natin ng 7. Is equal to a sub 1, palitan natin ng 4. 1 minus r. Ang r natin ay 2. Palitan natin. Tapos, yung n natin ay 7. Tapos, 1 minus r natin ay 2. Tapos, isimplify na natin. Two raised to 7, ang sagot doon ay 128. 1 minus 2 ay negative 1. 1 minus 128 ay negative 127 over negative 1. 4 times negative 127, ang sagot doon ay negative 508 over negative 1. Negative 508 divided by negative 1 ay 508. So, S sub 7 is equal to 508. Meaning yan, ang sum ng first 7 terms ng sequence na ito ay 508. Kahit i-testing pa natin yan, tama yan. Try testing natin. 4 plus 8 plus 16 plus 32. Anong kasunod? 64. Imumultiply lang natin ng 2. 64 times 2, ayun ay 128. Nakakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O isa pa. 128 times 2 ay 256. Yan. Kapag pinag-add natin silang lahat, ang maging sagot ay 508. So, tama na ako nating sagot. So, ayun lang. Salamat sa inyong panonood. Dito natatapos ang ating video. Sana'y may natutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. At i-follow nyo na rin ang aking FB page para lagi kayong updated sa aking mga bagong posts and announcements.